Okay, so dito tayo sa topic number 6. Topic number 6, so 11 to 12. Yasumi no hi. No, yasumi no hi. So ibig sabihin, rest day, araw ng pahinga. Na? Mga pag-aaralan natin dito, umpisa dito sa lesson 11, yung tungkol kay skides, which is napag-aralan na rin natin sa lower part, no? Sa lower lesson. Ganun din si dekimas. Itong dalawa nito, almost napag-aralan na rin. But, i-recap pa rin natin. Ano? Next, we also have uchide ega wo mimas. So dito sa third pattern, ituturo dito yung place of action. So almost napag-aralan na din. So halos lahat ng lesson 11 napag-aralan. No, meron tayo dito tokidoki. Kaimono wo shimasu, paminsan-minsan. And so, hi. So almost recap. Dito naman sa lesson 12, meron tayong arimas pattern. So, hindi na rin tayo mahihirapan kasi mga alam na rin natin ito. Ang medyo bago lang dito ay itong third pattern para sa lesson 12. Itong fourth at saka fifth. Okay? Hi! So, let's start minasan dito sa lesson 11. Before that, minasan, shumiwa nandeska. Lesson 11, lesson title is Shumi wa nan desu ka? What is your hobby? So, what is your hobby? What do you like? Ano yung mga bagay na mayroon kang interest? And what do you do on your days off? Ano yung mga ginagawa mo sa araw ng iyong mga pahinga? Okay, so minasan for our first pattern. So, first listen for the conversation. Shumi wa dokusho desu. そうですか。どんな本が好きですか？漫画が大好きです。そうですか。私もです。はい、降りてなめ。趣味は何ですか？読書です。そうですか。どんな本が好きですか？漫画が大好きです。そうですか。私もです。Okay, hi. So, pattern natin, minasan. So, recently, or noong mga nakaraang araw, minasan, pinag-aralan natin kung paano gumamit ng ski desk at ski janai desk. So, dito, minasan, tinuturo kung paano matutunan or kung paano magustuhan ang isang bagay. So, noong mga nakaraang araw, paano magustuhan ang mga pagkain, inumin, prutas, etc. So dito minasa, pag sinabing noun, anything na po. But same pattern pa rin dun sa dati natin. Na? Particle ga kapag gusto. No? Particle ga kapag like mo siya. Particle wa naman, hindi mo siya like. Now, meron tayong bagong salita, which is daisuki, no? Daisuki. So, ibig sabihin nito minsan, super like. Mas nakakalamang siya sa salitang ski. So, dyan mo siya masasabing, I love music. No? Yung, I like music is I love music, yung I love music is more like mo kesa doon sa salitang I like music. Na? So, I like music, gusto ko siya. I love music. So, yung pagkagusto mo doon sa isang bagay niyo ay mas malalim. Na? And sometimes, ginagamit ito kapag sa yung salitang I love you. No? Pangpalit yan sa salitang I shuteru or I shutemas. So, colloquial term, I dice. Na, so love kita. So pwede din yan. Na, ulitin ko minasang yung salitang daisuki is very like yan. So yung pagka-like mo sa kanya ay mas mataas ang level, na?
So ganun pa rin minasan. So this pattern is talking about one hobby, one's hobby, hobby, or something one likes. Yung mga bagay na gusto or interest mo. Na? Okay. So dati pinag-aralan natin, particle ga para sa ski, particle wise ski dyan ay. Ngayon nadagdagan ng dice ski. At yung noun na gagamitin natin dito, kahit anong noun. No? So pwede po dyan yung mga music, pwedeng sports, pwedeng dance, no, mga genre, etc. At our interrogative question for this minasa, donna. Okay? So this is our new interrogative question for ski. Dagdag. So dati meron tayong tanong na nani. No? Nani ga ski deska. Kapag tinanong po ng salitang nani ga ski deska, tinatanong dito is what do you like? No? Ano ang gusto mo? While yung donna followed by noun yan. No? Particle ga ski deska. Ang ibig sabihin naman nito minasang, tinatanong mo kung anong uri nung nabanggit na noun ang gusto mo. No? Donna noun ga ski deska, kung noun mo dito ay music, what kind of music? Kung ang noun mo dito ay sports, what kind of sports? Kung noun mo dito ay food, what kind of food? What kind of dishes, etc. Okay? So, ulitin natin. Yung noun na ilalagay natin dito ay itinatanong mo kung anong uri siya. So, ito po yung bagong ano natin, interrogative question. So, what kind of noun do you like? Na? Si Donna is used when asking the type of something likes from a given. Ayan. Given category. Okay ha? So, ayan po yung ating pattern for today. Example po natin, minasang. Umpisa natin kay affirmative yung likes natin. So, ang pattern natin, noun wa. Kung yung particle wa po minasang, kung sino po yung nakagugusto dito. Na? So, tao po yan. Tapos, yung noun na magugusto natin, mga bagay yan. So, it depends on you kung like mo siya or super like. Ne? Example, I like reading books. Okay? So, ano yung bagay na nagugustuhan mo? Reading books, no? So, dokosho ga suki desu. I like reading books. So, minasan, yung reading books natin is dokosho. That's why, watashi wa dokosho ga suki desu. Okay, another example. I like comics very much. So, dito, yung pagkagusto mo sa kanya ay very much. Sobra. No? That's why pwede natin gamitin yung salitang daisuki. No? So, ano yung bagay na nagugustuhan mo? Anime. So, watashi wa anime ga daisuki desu. No? So, yung pronunciation dito pwede pong gamitin as daisuki. Daisuki. No? Ski, daisuki. Ski, daisuki. Okay ha? Okay. I like sports. So, sports ga suki desu, na? Sports ga suki desu. How about I like soccer very much? Aruna, try mo nga ito. I like soccer very much. Watashi wa yung soccer. Arita.
Watashi wa saka daisuki desu. Okay. Sakaga. Sakaga. Daisuki. Okay. Watashi wa saka daisuki desu. Okay. Hi. So, try naman natin, minasan. Dislike. Na? So, minasan, walang super don't like, ha? Kung mayroong super like or very like, wala tayong super don't like. Meron, pero huwag na muna natin gamitin. So, for the meantime, like, super like, saka I don't like muna. I don't like comedy. So, watashi wa comedy wa suki janai. So, particle wa po yung gagamitin kapag yung isang bagay ay hindi natin likes. Ne? I don't like reading. Watashi wa dokusho wa suki janai. I don't like horror. Sarah, pakitry nga ito. I don't like horror. Watashi wa horror wa suki janai desu. So desu ne. Horror wa suki janai desu. Watashi wa horror wa suki janai desu. Okay, I don't like judo. Okay, pakitry nga ito, Luan. I don't like judo. Watashi wa judo wa suki janai desu. So desu ne. Hai. Judo wa suki janai desu. Watashi wa judo wa suki janai desu. Okay? Hai. So ito minasan. So wala namang bago dito. So dinagdagan lang natin kung saan siya pwedeng gamitin. And napag-aralan na natin siya before. So any question po dito minasan? Okay. Hai. So itatanong natin, minasan. So, kapag ginamit sa tanong, confirmatory question, ito yung una natin. E gaga, suki desu ka? Okay, ito yung unang tanong natin. No? So, yung tanong natin before, so, gusto mo ba yung mga pagkain, inumin, etc. So, dito pwede mo din gamitin. Example, gusto mo ba ang movie? Kapag oo, just say hi. Egaga suki desu. Complete answer. But if you like to answer into direct answer, remove the object. Hai suki desu. Kapag hindi mo naman siya gusto, ulitin uli natin. No, I don't like. Iye. Ega wa. Gamit ka na ng particle wa kasi negative na yung gagamitin. Suki janai desu. So, kung gagamitin mo naman is complete answer. Ay, ito. Direct answer naman, tanggalin mo si particle 1. Na? Or yung object 1. Okay? Ay. Isa pang uri ng tanong. Kanina, kino-confirm natin. Na? Gusto mo ba ganito? Gusto mo ba ganyan? Oo, hindi ang sagot. Ito yung isang tanong natin. So, tatanungin natin, what type, anong klase? What kind of sports do you like? So, ang tinatanong po natin dito ay sports, pero aalamin natin kung anong uri. That's why yung salitan doon na, ididikit mo yan sa sports. So, doon na sports. No? Doon na sports ga. Ski desu ka. Doon na sports ga, ski desu ka. So, paano po ito sagutin? Then, give me or give the, ano, yung specific na name or specific noun. For example, what kind of sports? So, dapat related siya doon, ano? So, yung ibibigay mo, related doon sa sports. So, basketoboro ga, ski desu. Basketoboro ga, ski desu. Direct answer, kung gusto mo naman, kumpletuhin mo, watashi wa basketoboro ga suki desu. So, basta in category po niya itinatanong, for example, dito ay sports. So, kung movie yung itatanong, movie yung ibibigay mong sagot. Kung music, music din. Uri ng music. Okay ha? So, ito po yung isang interrogative question para sa okay, so minasan page 104. Ano yung kanilang hobby?
at what kind of hobby meron sila. For example, ang hobby niya is sports. Doon sa binigay na hobby niya as sports, ano sa sports or alin sa sports? So sabi niya dito, judo. Okay? So pakinggan mabuti, Minasang. So may pamilyan tayo dito. Ano yung hobby? What kind of noun na binigay doon sa hobby? Okay? Ay, example natin kay Saito sang sports and what kind is judo? 1. Saito-san, 趣味は何ですか? 私の趣味はスポーツです。 どんなスポーツが好きですか? 柔道が好きです。 そうですか。 Ayan, hi. So, sa question and answer dito, 趣味は何ですか? 趣味はスポーツです。 どんなスポーツが好きですか? 柔道が好きです。 Okay? So, yun yung gagamitin natin, ha? So, kahit masagutan ninyo, tatanungin ko kayo in oral. Hi, Niba? Ni. Abe-san, 趣味は何ですか? 私の趣味は映画です。 どんな映画が好きですか? ホラー映画が好きです。 そうですか。 はい、 ulitin ko po. Ni. Abe-san, 趣味は何ですか? 私の趣味は映画です。 どんな映画が好きですか? ホラー映画が好きです。 そうですか。 Okay, hi, Sara-san. Abe-san の趣味は何ですか? Abe-san の趣味は何ですか? Abe-san は映画好きです。映画、あ、趣味は映画ですね。はい。Abe-san の趣味は映画です。Okay?どんな映画が好きですか? Follow-up question, どんな映画が好きですか? Hindi ko po alam, sensei, kung tama na rin ko, Renay Des, Arenega, Skides. Okay, hi. So, Resli, どんな映画が好きですか? Sabi dita. Horaga, Skides. Hey, Horaga, Skides. Hora daw. Nasa pakinggan natin once more. Ni. Abe-san.趣味は何ですか私の趣味は映画です。どんな映画が好きですか、はい、どんな映画が好きですかホラー映画が好きです。ホラー映画が好きですな。ホラー。ホラーだ。OK? はい、NEXT。3. カーラさん、趣味は何ですか私はよく本を読みます。どんな本が好きですか ?SF が大好きです。SF ですか。はい、ウリディナンデン。3. カーラさん、趣味は何ですか私はよく本を読みます。どんな本が好きですか ?SF が大好きです。SF ですか。はい、ジェラルさん、カーラさんの趣味は何ですか?hindi ko nakuha, sensei. はい、そこ。3. カーラさん、趣味は何ですか?私はよく本を読みます。どんな本が好きですか ?SF が大好きです。SF ですか。はい、はい、ジェラルカーラさんの趣味は何ですか?Ang pagkakarinig ko, sensei, Yoko Shimasu. Hey, Ruru-san, Kara-san no shumi wa nan desu ka? Kara-san wa Yokoshu desu. Hey, Kara-san no shumi wa bole? Kara-san no shumi ga shumi wa Yokoshu desu. Yokoshu. Okay, hi. Anong letter? Letter C. Hi. Pakibasa yung letter C. Yokoshu. Hi. So that is Dokoshu. No? Do. Hi. Sorry. No, Dokoshu. Ibig sabihin reading books. Ne? Hi. Ruru, ano yung madalas niyang binabasa daw? Hi. Don na hon guys, kides ka?
Isuiga. Alin dita? Letter F po. Hi. Isuiga ski desu ne? Is F. No, sci-fi daw. Isuiga Isuiga ski desu ne? SF na sci-fi. Okay. Hi, so let's go for Pak-san. 4. Pak-san, 趣味は何ですか?私の趣味は音楽です。どんな音楽が好きですか?クラシックが大好きです。そうですか。はい、ulit din ko po。 4. Pak-san, 趣味は何ですか?私の趣味は音楽です。どんな音楽が好きですか?クラシックが大好きです。そうですか。はい、マイカ。パクさんの趣味は何ですか?私の趣味は音楽です。はい、音楽ですね。ペロシパキアナ、パクさんの趣味は音楽です。はい、はい、どんな音楽が好きですか?コラシックが好きです。はい、コラシックが好きです。はい、OK tayo皆さん。Any question for Rita?Next po. Okay, so for next pattern natin, kung wala na tayong question dito, so punta tayo sa kasunod na pattern. So before that, minasan, so listen for the conversation and paano siya gamitin in a sentence. 鈴木さんは外国語ができますか?はい、少しできます。何語ができますか?英語と韓国語ができます。そうですか。すごいですね。はい、ulit din ko po。鈴木さんは外国語ができますか?はい、少しできます。何語ができますか?英語と韓国語ができます。そうですか。すごいですね。Ayan. So kung mapapansin niyo mina san, ginamit uli yung mga napag-aralan natin before. How to tell or kung paano mo sabihin yung mga languages na kaya mong sabihin, na? So itong ito po. Ngayon, yung pattern natin minasan, yung noun na gagamitin natin, particle ga para sa kaya, ability, then particle wa naman para sa hindi mo kaya. Now, anong noun yung ilalagay mo dito? Bukod po sa languages na kaya mong sabihin at intindihin, ngayon naman po, pwede mo naman daw ilagay, example, sports, musical instrument, at languages. So, ibig sabihin, minasang, ability mo na da, or talent. Ha? So, lahat ng noun po dito, pwede mo nang ilagay. Kaya lang, minasang, ang ano dito, checkpoint dito. Ang noun na ilalagay mo dito ay yan yung mga noun na nagpapakita ng movement. No? Ang ulitin ko po, ang noun na ilalagay natin dito, mga noun na nagpapakita ng movement. For example, sports. Any kind of sports. No? Any kind of musical instrument na kayang tugtugin. Pati languages at any talent na pwede mo yan. For example, sayaw, kanta, tula, tumbling, etc. So lahat po ng noun na nagpapakita ng movement, pwede mong ilagay dyan. Okay? Okay. Pattern natin, minasang, ulitin ko. Particle ga para pag kaya. Particle wa kapag hindi mo kaya. I can play piano. Okay? I can play piano. So, ano ba yung noun na nagpapakita dito? Or ano ba yung noun na kaya mong gawin dito? So, piano. No? Piano po. So, sabi kanina, yung mga instrument na kayang i-play, pwede mong ilagay dyan. So, that's why, piano ga dekimasu. Piano ga dekimasu. Kaya ko ang piano patugtugin.
At dito, minasang, so pwede mong ilagay or not yung tao, ha? Pwede mong ilagay, pwedeng hindi. So particle wa lang naman yan para dun sa tao na magpe-perform nitong mga to. Okay? Another example. I can dance. Ito, kaya ko ang sayaw. So, dance ga dekimasu. Dance ga dekimasu. Kaya kong sumayaw. Okay. So, try naman natin, minasang, para sa negative. Paano gamitin yung negative? Yung salitang I can't. Particle wa naman po sa hindi mo kaya. Hi, I can't play the guitar. So, yung noun natin dito, guitar. So, imamark natin siya ng particle wa because hindi natin kayang i-play, no? Gita wa dekimasen. Gita wa dekimasen. So, pwedeng ilagay, pwedeng hindi yung tao na magpe-perform. I can't sing. Yung salitang sing kasi minasang ano, uta. Ne? Utawa dekimasen. Hindi ko kaya ang kumanta. Utawa dekimasen. So, paano naman siya gamitin sa interrogative question? So, ilalagay mo lang dito sa particle wa yung tao na tinatanong mo kung kaya o hindi. Tapos, yung noun, kung ano man yan noun na naandyan, basta nagpapakita siya ng movement, no? Okay? So, confirmatory question. Confirmatory question yung pwede natin gamitin sa pagtanong. Okay? Okay. Example, minasang, can you play a tennis? Can you play tennis? So, tennis ga dekimasu ka? Tennis ga dekimasu ka? So, paano po yan sagutin? So, kapag kaya mo po, so, hi, noun ga dekimasu, so, ibigay mo yung noun na hinihingi. So, hi, tennis ga dekimasu. Para sa complete answer, pwede mong i-mention yung object mo. Pero para sa direct answer, pwede mong tanggalin yung object mo, which is yung tennis. Pwede mong sabihin, hi, dekimasu. Okay? Kapag hindi mo naman kaya, sabihin mo lang na iye noun wa dekimasen. No? Example, iye tennis wa dekimasen. Iye tennis wa dekimasen. Kapag direct answer, pwede mong tanggalin si tennis. Na, pwede mo pong tanggalin yung salita tennis. So, page 105 minasang, ano-ano yung mga kaya nila? Na? So, si Sato, si Mari, si Ari, si Anis, at saka si Paulo. Ano yung mga kaya nila? Ano yung hindi nila kaya? So, meron tayo dito letter A hanggang letter F. So, choose the correct answer kung ano ba yung mga kaya nila. Yonin wa nani guys? Ides ka? 1. 佐藤さん、 外国語ができますか? はい、少し。 何語ができますか? 私はドイツ語ができます。 へえ、そうですか。 フランス語は? フランス語はできません。 Okay, hi. So, mangyayari minasang, so kung sinagot natin dito ay Doitsugo saka Fransugo. So, Sato san wa Doitsu go ga dekimasu. Furansu go wa dekimasen. Okay? Sato san wa Doitsu go ga dekimasu. Furansu go wa dekimasen. The interrogative question is nani ga dekimasu ka? Okay? Hi. So, listen for kai Ari. Ni アリさんはギターできますか? ギター? はい、少しできます。いいですね。じゃあピアノは? ああ、ピアノはできません。Okay, sa paha.
アリさんはギターできますか？ギター？はい、少しできます。いいですね。じゃあピアノは？ああ、ピアノはできません。Okay, アリさんは何ができますか？アリさんは何ができますか、ジェラルド？ギターができます。Okay. And ピアノはできません。そうですね。アリさんはギターができます。ピアノはできません。はい、ありがとうございます。次。三。アニスさん、ダンス。できますか？ダンス？私はフラメンコができます。フラメンコ？スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。はい、オリテンポなんで。三。アニスさん、ダンスできますか？ダンス？私はフラメンコができます。フラメンコ？スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。はい、ルルさん、アニスさんは何ができますか？フラメンゴはできます。OK。And Espanyo はできません。Nandito yung pamilya ng letter A hanggang letter F. Okay. Ulitin natin. San. Anis-san, dance できますか？ダンス？私はフラメンコができます。フラメンコ？スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。はい、はい、ナゴハラルル、アニさんは何ができますか？Sensei, pwede pa pa ulit. Once. San. Anis-san, dance dekimasu ka? Dance? Watashi wa flamenco ga dekimasu. Flamenco?スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。はい、はい、ナコハルル。はい、先生。はい。何ができますか？ダンスができます。OK。スペイン語はできません。三。はい、punta tayo sa pangapat. 四。パウロさんはギターができますか？ギターですか？いいえ、私ピアノができます。ピアノ？はい、ジャズピアノです。すごいですね。はい、イサパパ。四。パウロさんはギターができますか？ギターですか？
いいえ、あの、私、ピアノができます。え、ピアノ？はい、ジャズピアノです。へえ、すごいですね。はい、レスリー、何ができますか？ピアノができます。はい。ギターはできません。そうですね、ピアノができます。パウロさん、ギターはできません。あ、バリカッ、ピアノができます、ギターはできません。 OK、 はい、クエスチョンポディータ、あげたよ皆さん。 OK、 はい、 So for our next pattern, so listen for the conversation. Kung paano siya gamitin? 休みの日に何をしますか？うちでよく映画を見ます。どんな映画を見ますか？アクション映画をよく見ます。コメディも時々見ます。そうですか。ホラーは？ホラーは全然見ません。Okay, hi. So for our pattern, 皆さん、yung lugar po, yung noun na ilalagay natin, dapat yan ay lugar, no? Yung noun na ilalagay natin, so dapat po yan ay lugar. Followed by particle de, tapos yung verb na. Kahit anong verb po yan. So, this pattern, minasang, ay ginagamit kung saan at ano ang gagawin. Ayan. What one does and where. Saan ginagawa ang isang bagay. No? So, napag-aralan natin siya before. Isa po siyang place of action. No? Place of action po ito, minasang. Sa pagkakataong ito, minasang, hindi lang pagkain pag-inom yung ating gagamitin, kahit ibang verb po, no? So particle de po indicates that the noun is where the action take place. So place of action po. Okay, example po. So yung particle was, siya yung gumagawa ng action. Particle de para doon sa lugar kung saan gagawin yung action. Tapos yung verb natin, kahit anong verb. For example, yung verb na gagamitin natin dito ay pagbabasa. I read books at the library. Now, saang lugar po siya gagawin yung pagbabasa? Sa library po. No? So, that's why. Toshokan de. Ano yung gagawin na action? Pagbabasa ng libro. Hon o yomimasu. Reading books, hon wo yomimasu. So, pwede pong ilagay, pwedeng hindi, yung person. So, kapag ikaw na yan, so watashi wa, so okay lang na hindi. Okay? So, the important is find the place kung saan mo siya ginagawa. Okay? I'm listening music at my room. So, anong verb natin dito? Pakikinig ng music. Saan? Sa kwarto. So, yung kwarto mo, siya po yung imamark natin ng particle de kasi doon natin ipe-perform yung action. No? Konnichiwa. Watashi no heya de, anong gagawin? Hongaku wo kikimasu. Okay. Kapag ginamit naman natin sa tanong, no? The word doko de is asking where. No? Yung the word doko de ay tinatanong niya kung saan ginagawa ang isang bagay. Example dito, saan ka kakain ngayon? Kyo doko de hirogohan wo tabimasu ka? Kyo doko de, ano yung action? Hirogohan wo tabimasu ka? Okay? So ganyan po siya gamitin sa tanong. So, paano siya sagutin? So, just give the place where do you take the action. No? So, sa canteen. So, canteen minasang is for shokodo. Shokodo de hirogohan wo tabimasu.
Shokodo de Hirogohan wo tabimasu. Okay? So ulitin ko minasang, ang interrogative question natin ay doko de. Okay, so minasang page 106, where does Kimura-san do the activities? So dito tayo focus tayo kay Kimura-san. Kung ikaw, lagyan mo kung saan mo ginagawa yung activities Mina-san, niyan. Ano yung mga activities? Kamusta manga o lahat? Yomimasu, ongaku wo kikimasu, shashin wo torimasu, sports wo shimasu. So lagyan mo for yourself kung saan mo siya ginagawa. Ito po yung pamilaan nasa baba. Then pakinggan natin kung saan yung kay Kimura. Example, yung pagbabasa daw ng manga, sa toilet daw niya ginagawa. Pakinggan natin kung bakit. At lagyan niyo rin yung sa inyo kung saan niyo ginagawa. 1. Kimura-san wa manga ga suki desu ka? Hai, yoku toire de manga o yomimasu. Toire desu ka? Hai. Hai, so sabi niya, yoku toire de manga wo yomimasu. So madalas daw siya magbasa ng manga pag siya ay nasa toilet. No? How about you, Mina-san? Okay? So later, ask natin, tanong natin kung saan kayo yung ginagawa. Yan. No? So for the meantime, lista nyo muna. So focus tayo kay Kimura. Hi. Sige, kay Kimura ulit tayo, Niba. Ni. Kimura-san, doko de ongaku wo kikimasu ka? Ofuro desu. Ofuro de ongaku wo kikimasu. Ii desu ne. Hai, ulit po. 2. Kimura-san, doko de ongaku wo kikimasu ka? Ofuro desu. Ofuro de ongaku wo kikimasu. Ii desu ne. Hai, Kimura-san wa doko de ongaku wo kikimasu ka? Kimura-san wa doko de ongaku wo kikimasu ka, Sarah? Kimura-san no. Kimura-san wa? Kimura-san wa ofuro de ongaku wo kikimasu. So desu ne. Ofuro de ongaku wo kikimasu. Hai, tsugi. 3. Kimura-san wa shashin ga suki desu ka? Hai, dai suki desu. Eki de yoku shashin wo torimasu. So desu ka. Eki desu ka? Hai, ulit. 3. Kimura-san wa shashin ga suki desu ka? Hai, dai suki desu. Eki de yoku shashin wo torimasu. So desu ka? Eki desu ka? Hey, hai. Kimura-san wa doko de shashin wo torimasu ka? Kimura-san wa doko de shashin wo torimasu ka, Gerald? Hindi ko nakuha yun, sensei. Okay. 3. Kimura-san wa shashin ga suki desu ka? Hai, dai suki desu. Eki de yoku shashin wo torimasu. So desu ka? Eki desu ka? Okay, hai, Gerald-san. Doko de shashin wo torimasu ka? Toire de. Toire? Sa toilet. Yung pagkakarinig ko. Okay, hi. So try natin. Help natin, Luan. Doko de shashin wo torimasu ka? Kimura-san wa eki de shashin wo torimasu. So desu ne. Eki de shashin wo torimasu. Okay, listen one more. 3. Kimura-san wa shashin ga suki desu ka? Hai, dai suki desu. Eki de yoku shashin wo torimasu. Ayan. Sabi niya, eki de yoku shashin wo torimasu. Okay? Hai, next. 4. Kimura-san, sports wa suki desu ka? Sports? Ah, watashi wa heya de shimasu. E? Heya desu ka? Hai. Computer game no soccer ga dai suki desu. Ah. コンピューターゲームですか? はい、ウレットパイサパ。
4. 木村さん、スポーツは好きですか？スポーツ？ああ、私は部屋でします。え、部屋ですか？はい。コンピューターゲームのサッカーが大好きです。ああ、コンピューターゲームですか。Okay, hi. Ansan. Kimura-san wa doko de sports wo shimasu ka? Kimura-san wa heya de shimasu. Heya de shimasu ne. Okay. Heya de sports wo shimasu. Sa kwarto daw siya nag-sports. So, playing games na. Okay tayo dito. Any question, minasan? Okay. Next pattern natin, minasan. For last pattern natin for today. So, verb po gagamit tayo. Any verb na napag-aralan natin sa vocabulary. Now, meron tayo ditong separation. Ito. So, this will be our separation marker. Kapag must po, ibig sabihin affirmative. So, this is a positive sentence. While naman si mustn't, so this is a negative sentence. Kapag ang action nyo po ay negative, ang pwede nyo lang gamitin, it's either amari or sensen. While si yoko naman, pwede, while si affirmative, pwedeng yoku or tokidoki. Now, ano po yung pagkakaiba nito? So, these are adverb of degree, minasan. How often? Gaano kadalas? So, kung magre-rate tayo, minasan, ng 10 beses, na? Kung ang max natin ay 10, ang yoku po ay at least 8 to 9. Ang yoku. Ang tokidoki naman po, so at least 5 to 6. O 7, para walang pagitan. Hindi. Sige, yan, mga ganyan. Si amari naman po, hindi mo siya ginagawa. So, ginagawa mo siya kung sa 10 beses, mga dalawa. No, dalawa out of 10. So, mali pala yung nilagay ko. So, 2 out of 10. Si, ano, si Seb, si Tokidoki, 5 out of 10. Then, si Yoku, 8 out of 10. Ayan. So, si Zensen naman, minasang, never. Hindi mo talaga siya ginagawa. Na? Okay? So, si Amari, ginagawa mo siya, pero kung i-rate, dalawa sa 10 beses. Isa, dalawa. No? Si Tokidoki, so, minsan-minsan, si Yoko, halos walang palya, konti. No? Now, para saan ba ito, minasang? Sa tandaan, minasang, ang affirmative natin, dapat yan ay may particle O, ne? Affirmative natin, particle wo, while si negative at particle wa. Na? Yeah. So, lagi din tatandaan to. Para saan ba to? So, this pattern, minasang, is used when talking about gaano kadalas ang minsan. Hindi. Gaano kadalas gawin ang isang bagay. So, gagamit ka na dito ng pansukat, no? Madalas, paminsan-minsan, hindi gaano, not at all, never. Okay, ha? So, si Tokidoki indicate na happen repeatedly at interval. Si Zenzen naman indicate that something never happens at all. Okay? So, Yoko and Tokidoki, ginagamit yan sa affirmative. Si Amari and Zenzen ay para sa negative.
So, paano naman kapag almost perfect mong ginagawa ang isang bagay? So, meron po tayong tinatawag na... Ito, nasa kanto to. Itsumo. Ang ibig sabihin po ng itsumo is always. At si always po, gagamitin natin yan para kay positive sentence. Na? Yung salitang itsumo para siya sa positive sentence. Always po ang ibig sabihin. And take notes, minasan. No? Take notes po. Ang paggamit po nitong mga to, no? Sa loob po ng sentence, ay pwede mo pong isingit yan everywhere. No? Kung ang verb, ang sentence, basic sentence pattern natin, subject, object, at verb, no? Kung kilala niyo siya, ako, mangga, kakain, para sa Japanese po. So, yan pong mga yan, hindi po yan mauuna sa subject, hindi po siya mahuhuli sa verb. So, naandito po yan sa pagitan ng mga yan. So, dito po, kahit po magka-rambol-rambol yan or magkapalit-palit ng pwesto, as long as hindi siya lalabas sa subject, hindi siya lalabas sa verb. Itong paggamit nito. So, sa loob po ng sentence, pwede siyang magkapalit-palit ng pwesto. Okay? Hi! So, I will give you some example to make it clear, minasan. Unahin natin para sa affirmative sentence. Okay? So, I often drink coffee. So, watashi wa, yung tao ang gagawa. So, kohi o yoku nomimasu. Madalas akong uminom ng kape. Yung yoku minasan, pwede siya dito, pwede rin siya dito. So, pwede mo sabihin, watashi wa yoku kohi o nomimasu. Na? Pwede siya. Sumimasen sensei. Hi. Na-mention mo po yung itsumo. Hi. Ano po ba ang particle na gagamitin para sa kanya po? Hi, thank you po. Okay, itong mga adverb na tuminasang no particle. Si Yoko, Tokidoki, Amari, Zenzen, pati na si itsumo. So, those five adverbs has no particle. Wala silang particle. Isisingit lang natin siya dito sa in-between ng mga sentence na yun. But as long as hindi siya lalabas dito, hindi siya lalabas dito. Sa loob lang siya maglalaro. Papalit-palit ng pwesto. Okay? So, watashi wa kohi o yoku nomimasu. Pwede mo rin sabihin, watashi wa yoku kohi o nomimasu. Okay? Sensei, sumimasen. Okay. Can you give an example without the particle o and wa? Gaya po nang sabi nyo kanina. Oh, oh. Without particle o and particle. Sumimasen po. What I mean po kasi kanina is particle, since si Yoko and Tokidoki will use particle wa after sa subject, and then si Amari and Zenzen is wa. Sa object po. After sa subject. How about itsumo po? No, object. Ito po yung sinasabi ko kanina, yung dito sa mas at masen. For object po siya. Na. Object o para sa affirmative and object wa para sa negative. Iba po. Is it necessary? Is it necessary, sensei? Kapag po affirmative po, yes po, particle o po yung gagamitin natin. Kapag negative form po, yes, particle wa po ang gagamitin natin. So may particle po talaga? Para sa, kung may object na, kung wala tayong object, okay. Note, not to mention the object. Okay. Can you give us an example, sensei, nung hi, walang sure. Object? Hi, okay. Okay, so I will give you some example without an object. Okay, example, ito. I often
Hi. For example, do you read books? Okay, nagbabasa ka ba ng libro? And yes. Hi. Pag sinagot mo, opo, madalas po. Hi. Yoku yomimasu. Ito po, wala po tayong object dito na minention. But, it's understandable because galing po sa tanong na nagbabasa ka ba ng libro, sinagot mo lang siya without mentioning the object. Hai, yoku nomimasu. Ah, yomimasu. Kung tokidoki naman, palitan mo lang siya. Hai, tokidoki yomimasu. So, kung imemention mo yung object, so, hon. Okay. Now, tingnan naman natin sa negative form. Do you read books? Iye. No, iye. So, pwede mo sabihin amari or zenzen. No, amari or zenzen. Pero negative tayo. No, zenzen yomimasen. Ayan. So, without mentioning the object. Pero kung i-mention mo, so, ilalagay mo dito, honwa yomimasen. Arigatou gozaimasu, sensei. Okay? Okay ha? Okay. Mr. Kim drinks tea sometimes. So kung kanina gumamit tayo ng yoku, pwede din tayong gumamit ng tokidoki. So shin sangwa o si Kim sangwa. Eh, si Kim sangwa kocha wo tokidoki nomimasu. So ulitin ko minasang itong pwesto ng tokidoki. Pwede pong magkapalit sila nita. Eh? Ganon din si Yoko. Okay? Kim sang wa kocha wo tokidoki nomimasu or Kim sang wa tokidoki o kocha wo nomimasu. Okay, so next. Ito. So try natin para sa negative. Iba pang example para sa negative. I don't drink tea very well. So, hindi ako madalas uminom. No? Watashi wa ocha wa. Ito. So, dahil nag-negative form na siya dito, yung object natin dito, ipa-particle wa natin. Eh? Ocha wa amari nomimasen. At itong si amari at si ocha wa, pwede mo din ulit siyang pagpalitin ng pwesto. No? Hi. Another example, si Mr. Kim doesn't eat cake at all. Why? So maybe he has diabetic. Huh? He is diabetic. Okay. Kim sang wa keki wa zenzen tabimasen. Yeah. Then of course, itong dalawang ito, pwede rin magkapalit ng pwesto. Okay tayo dito, minasang. Any question? So, punta tayo sa page 107, minasang. So, based dito sa pizza chart, no? Yasumi no hi kaimono o shimasu ka? The question is, yasumi no hi kaimono o shimasu ka? No? Ano ka ba? Nag-grocery or nag-shopping ka kapag araw ng pahinga? Okay, sagutin. Tingnan natin yung sagot ng mga kalalakihan. Otoko no hito junin. Sampo. Sampo yung tinanong. Sa babae naman, ona no shito junin. So, tingnan natin yung mga sagot nila. So, based dito sa pizza chart, doon sa survey, shitori wa yoku shimasu. So, sabi dito, shitori wa yoku shimasu. Yung isang tao daw, madalas magkaimono. Ito. So, walang object dito, hindi na mention. No, shitori wa yoku shimasu.
No, anong ginawa? Kaimono wo shimasu. Pero nung binigay na is as a statement, so because the object is given, so no need to mention this. Adat na. Hitori wa yoko shimasu. How about yung yonin? Ilan yung yonin dito? Yonin wa? Ilan dito na? Sara? Amari-sensei, amari. So, desne, yonin wa. Yonin wa. Amari. Without mentioning the object, so that's why no need to mention the particle wa also para sa object. So just say yonin wa amari. Tapos shimasen, ne? Amari shimasen. Okay? Yonin wa amari shimasen. Hai. How about sa futari? Futari wa wrestling? Futari wa senzen. Senzen shimasen. So desu ne, futari wa zenzen shimasen. Futari wa zenzen shimasen. Okay? Zenzen. Okay, sa mga kababaihan naman, Gerald Sang, gonin wa? Gonin wa yoko shimasu. Ay, gonin wa yoko shimasu. Okay? Gonin wa yoko shimasu. Okay, so affirmative tayo dito. How about sangnin? So, punta tayo sa sangnin. Ruru. Sangnin wa tokidoki shimasu. Ay, sangnin wa tokidoki shimasu. Okay, sangnin wa tokidoki shimasu. Okay? So, basta tatandaan lang minasan yung hint, na? Kapag yoku at saka tokidoki, affirmative siya. Kapag zenzen at saka amari, negative siya. Okay tayo, minasan? Sensei, sandali lang po, sensei. Hi. Yes pa? Okay, so dito tayo sa topic number 6. Topic number 6, so 11 to 12. Yasumi no hi. No? Yasumi no hi. So ibig sabihin, rest day. Araw ng pahinga. Na? Mga pag-aaralan natin dito, umpisa dito sa lessons 11, yung tungkol kay ski desk, which is napag-aralan na rin natin sa lower part, no? Sa lower lesson. Ganun din si Dekimas. Itong dalawa nito, almost napag-aralan na rin. But, i-recap pa rin natin. Ano? Next, we also have Uchide Ega wo Mimasu. So, dito sa third pattern, ituturo dito yung place of action. So, almost napag-aralan na din. So, halos lahat ng lesson 11 napag-aralan. No, meron tayo ditong Tokidoki. Kaimono wo shimasu. Paminsan-minsan. Ayan. So, hi. So, almost recap. Dito naman sa lesson 12, meron tayong Arimasu pattern. So, hindi na rin tayo mahihirapan kasi mga alam na rin natin ito. Ang medyo bago lang dito ay itong third pattern para sa lesson 12. Itong fourth at saka fifth. Okay? Hi! So, let's start minasan dito sa lesson 11. Before that, minasan, shumi wa nan desu ka? Lesson 11, lesson title is shumi wa nan desu ka? What is your hobby? So, what is your hobby? What do you like? Ano yung mga bagay na mayroon kang interest? And what do you do on your days off? Ano yung mga ginagawa mo sa araw ng iyong mga pahinga? Okay, so minasan, for our first pattern, so first listen for the conversation.
趣味は何ですか？読書です。そうですか。どんな本が好きですか？漫画が大好きです。そうですか。私もです。はい、おりてなべ。趣味は何ですか？読書です。そうですか。どんな本が好きですか？漫画が大好きです。そうですか。私もです。Hey, hi. So, pattern natin, minasan. So, recently, or noong mga nakaraang araw, minasan, pinag-aralan natin kung paano gumamit ng ski desk at ski janay desk. So, dito, minasan, tinuturo kung paano matutunan or kung paano magustuhan ang isang bagay. So, noong mga nakaraang araw, paano magustuhan ang mga pagkain, inumin, prutas, etc. So dito minasa, pag sinabing noun, anything na po. But same pattern pa rin dun sa dati natin. No? Particle ga kapag gusto. No? Particle ga kapag like mo siya.